Sa panalo ng Gilas Pilipinas, kontra Indonesia kahapon, ay muli nga nilang makakaharap ang Cambodia mamaya, para sa isang gold medal game. Noong huli ngang naglaban ang dalawa, ay tinalo nga ng Team USA, o kilala sa tawag na Cambodia, ang Gilas kung saan ay nahirapan ang Pilipinas na makalamang sa buong game. Hindi nga katanggap-tanggap ang talo na yon kontra sa Team USA. Sa muli nilang pagharap, ay asahan natin na gigil ng Gilas na makabawi sa Cambodia, dahil alam natin na hindi nakapaglaro ng maayos noon si Brownlee, at dinagdagan pa yan ng mayabang na head coach ng Cambodia, na sobrang lakas mang asar. Kailangan ng Gilas ang magandang outside shooting, better ball movement and defense, at syempre alam natin na magbabounce back si Brownlee matapos ang kanyang poor performance, kontra sa nauna nilang laban sa Cambodia. Sa laban ng Gilas at Cambodia mamaya, ay tingnan natin kung makakapagyabang pa ang head coach ng Team USA, o bibigyan ito ng Gilas ng isang leksyon, para tumahimik ito at magkaroon ng respeto. Samantala Justin Brownlee, dumaan sa bintana kagabi pagtapos ng laban nila kontra Indonesia. Marami ang nagtataka kung bakit ito doon sa bintana dumaan. Pero ayon naman sa isang report, ito nga ay para makarating kaagad siya sa kanilang hotel, dahil kailangan niyang magpahinga kaagad, dahil makikita natin sa larong yun ang pagod ni Brownlee sa laban nila kontra Indonesia. Sa game na din na yun, ay makikita din natin sa bench ng Indonesia, ang isang pagyayabang ng kanilang kasamahan, pero sa huli, ay bigla itong pinatahimik ni Brownlee. Bigla ngang uminit ang opensa ni Brownlee sa fourth quarter, para ibigay ang kalamangan para sa Gilas at makuha ang panalo. Si Brownlee ay nakakuha ng 34 points sa larong yun. Pagkatapos ng laro ay hindi lang si Brownlee ang makikita nating pagod, kundi halos lahat ng mga players ng Gilas. Pati nga si Chris Newsome ay napahiga na lang sa sahig sa sobrang pagod at init ng venue. Pero ayon sa mga Gilas fans, ay parang nakuha na daw ng Gilas ang gold medal sa panalo nila kagabi kontra Indonesia. Ito nga ay dahil hindi naman taga Southeast Asia ang kanilang makakalaban, kundi karamihan sa mga players ng Cambodia ay puro na recruit mula Amerika. Kaya wala na dapat tayong ikabahala, dahil nakuha na natin ang ating paghihigante kontra Indonesia, at kung mananalo man ang Gilas kontra USA, ay isa na itong pahiwatig na tayo talaga ang pinakamalakas na bansa sa Southeast Asia sa larangan ng basketball.